Alright, so kami ay maglo-long ride. Mabitak. Mabitak daw daan namin. Mabitak Laguna. Tama ba, Tol? Mabitak Laguna? Kabulusan. Kabulusan, Laguna. So doon ang daan namin. Kasama ko si Erica, si Boy Iaken, si Kabakal, si Kagala, tsaka si Katawa. So let's go, guys. So sa pagkakataong ito, napansin namin na wala na si Mike. Kaya minabuti kong habulin na lang siya. Hindi na ako nagpaalam kila Erica na habulin ko si Mike para at least mabilis kong maabutan si Mike. Pero since na dito ako kami sa parting Teresa, medyo mahina ang signal kasi dito. Kaya minabuti kong maghanap ng pinakamalapit na gasoline station para matawagan si Mike. So ayun na nga, after tawagan ko si Mike, emergency, oh wait lang, yung cellphone ko. So ayun, yan, may gipit na, tinawagan ko kasi si Mike. So pagdating na pagdating ko sa gasoline station, tinawagan ko si Mike and doon ko lang na-confirm na bumalik si Mike. Emergency kasi na kailangan niyang umuwi na maaga para sa anak niya. Kaya no choice ako kundi habulin sila Erica. Ngayon dito ako ngayon sa parting Teresa eh hindi ko alam kung gaano na ako kalayo sa kanila. Siguro plus yung oras na binalikan ko si Mike, almost 10 to 20 minutes na siguro yung layo ko sa kanila. So technically more than 10 kilometers siguro ang layo ko sa kanila, kaya habulin ko ngayon sila ngayon. Rarating ko to. Sa mga oras na to, hindi ko alam kung tama ba yung nasa Google Map. No choice kundi sundan ko na lang talaga yung Google Map dahil hindi ko talaga alam kung saan ang daan. And sana hindi ako malobat. And probably, baka mapadaan ako sa lugar na bigla na lang nawawala ng signal. So sana hindi ako biguin ng Google Map. Sa mga oras na to, mukhang naulang nagpapasukan yung mga message ng tropa. Eh, nagkakaroon na ako ng notification na malapit na akong malobat. So, minabuti ko na huminto. And chinek ko yung message ng tropa, yung share location nila Erica. So, base sa share location, nasa 10 minutes lang ang layo nila mula dito. So, currently nasa Morong ako. So 10 minutes, depende na rin kung gaano kabilis hahabulin sila. Lapit lang. So mukhang madali naman silang habulin. Ang pag-asa ko na lang is pag napadaan sila sa Twisties malapit sa Pililla, yun lang yung chance ko na maabutan sila. Since na yung iba sa kanila is hindi naman ganun marunong bubanking, kaya naman siguro to 10 minutes. Hindi ko alam kung tama tong Google Map kasi dito ako tinuturo ng Google Map sa iskinita na to. Wala akong choice kundi sundan na lang. Di rin ako sigurado kung dito sila dumaan. Malit na iskinita lang kasi ito eh, pero sana ito nga yung totoong daan since na ito ang magpapabagal sa akin para habulin sila. So ayun, sa kabilang dulo, highway din pala. Buti na lang, hindi ako niligaw ng Google Map. Ito pa rin yung nakaano sa Google Map. So wala akong ibang gawin kundi sundan na lang to. And sana, since na isang diretso to, maabutan ko na sila. Pero technically, base sa layo is 5 to 10 minutes pa rin eh. Nagpabagalan talaga sa akin yung iskinita. So habang binabaybay ko tong Morong, natanaw ko na may checkpoint. Inisip ko na baka nandito sila Erica, kaya minabuti ko na lang na huminto at pagmasid-masid kung nasaan sila. So mukhang wala sila.
Pero estimated time ko is 10 minutes or 5 minutes. So, base sa mga tao na nandito, mukhang nakalagpas na sila Erica. Baka matatagalan ako dito. Salamat. So, may git 5 minutes akong tumagal dito. So, yung estimated time ko na 5 to 10 minutes na mahabol sa Erica, naging 10 to 15 minutes na habulan to. So, kailangan kong rat-ratin to. Ayun, madilim na. 10 minutes na akong babakbak. So, probably 5 minutes ang layo ko kila Erica. And since madilim na, hindi ko na kailangan magpatakbo ng mabilis dahil medyo delikado na. Kasama ang palad, 10% na lang din yung battery ng cellphone ko. So sana maabutan ko sila Erica bago pa ako malupad dahil hindi ko na alam ang daan mula dito. Pero base naman sa Google Map, malapit na ako sa Twisties. Expected ko na lang talaga na nasa Twisties na sila. Malapit na sila sa Twisties sa may Pinilya. Dahil ang iba sa kanila is hindi pa ganong marunong bumangking. Yun na lang talaga yung pag-asa ko na maabutan sila. So nandito na ako ngayon sa Twisties sa Pililla at natatanong ko na yung motor ni Neil. Grabe, naabutan ko pa sila. Yung cellphone ko 2% na lang yung battery. Tulad ng inasahan ko, abutan ko sila sa dito sa Twisties. O, diba? Umabot pa yung cellphone ko. Buti na lang talaga. Ang babaga nyo! Ang babaga nyo! Lobat na ako. Oh, di ba ang saya? After ng rides na to, hindi nila alam nila Erica kung bakit ako nawala. Sa totoo lang, nag-alala ako kay Mike kaya binalikan ko siya. So, first time ko maging sweeper ng kalahating oras. Hinabol ko sila. Hindi rin kasi nila alam na bumalik ako para habulin si Mike. So, since na ang hirap mag voice over sa next video, guys, ipopost ko yung full video clips kung paano ako sumibak hanggang sa maabutan ko sila Erica. Abangan nyo, guys, yung next video na yun. Ciao!